coche and motorcycles, please, hindi ko gustong mag-away-away tayo. Nabubulisit ako doon sa dealer. Mangangampan niya ako, huwag kayong bumili sa dealers, sa mga dealer na ganito. Tampalasan yan. Abusado. Mapagsamantala. Hindi inaasahan ng mga dealers ng sasakyan na ibubuking sila ni Congressman Busita kapag sila ay hindi magbago sa kanilang anomalya sa rehistro. Kaya payo ni Congressman Busita na magbago na kayo dahil kung hindi ay magkaaway-away talaga tayo. Dealers ng motorcycles, please, taas kamay. Hindi ko na kayo iisari sa akin. Please. Huwag kayong mag-release ng motorsiklo na hindi registrado. Ako, hindi ako mahilig sa away, pero pag hindi ninyo, by the way, ay mag-resing doon sa hindi sumusunod sa tama. Kasama yan. Kotse. Okay na. O sige. Kotse. And motorcycles. Please. Hindi ko gustong mag-away-away tayo. Nabubulisit ako doon sa dealer na nag-re-release ng motorsiklo, walang rehistro. Dinadaya ninyo ang motorista. Because again, I'm referring to those abusadong dealer. Bakit kayo nag-re-release ng motorsiklo sa riders na hindi rehistrado? Tapos may waiver. Huwag natin lukuhin yung tao, yung maliliit. Ano asset ang problema dito? Pag nahuli ng NTO, 10,000 pesos ang multa. Hindi nyo naman tinutulungan. May ibang dealers na dyan, nag-file kami ng complaint sa DTI. Mind you, gentlemen and ladies, doon sa nag-re-release ng hindi registrado. Pag hindi ninyo tinigilan yan, ilalantad ko sa publiko ang pangalan ng dealership, ng dealer. Para masira ang pangalan nito. Maawa kayo sa mga motorista, sa rider. Doon sa mga kotse ang binibili, Mr. Edwin Go, ayaw mo na yun, mapera yun. Hindi, yes. Huwag ka nun. Imagine, ang liit-liit ng sweldo. Mag-release kayo ng motorsiklo, hindi registrado. Sorry sa term, asset. Kawalan yan po yan. Pilipino naman tayo pare-pareho. Again, mag-away-away tayo. Gawin niyo ang tama, mali ang motorista, kakampi ninyo kami. Pero gawin niyo ang mali, mag-away-away tayo. Doon sa hindi dapat tamaan, hindi kayo kasali dyan. Yung ibang dealers lang yan, identify ko po yan. Maawa tayo sa ating customers. Asset sila. Huwag natin silang abusuhin. Pang-abuso yan asset eh. Inaabuso ng iba kasi alam nila walang kakayahan, kulang sa kalaman ng mga ibang riders. Nag-warning lang ako asset para no hard feelings. Babandera kong pangalan ng dealer na yan. Mangangampan niya ako, huwag kayong bumili sa dealers, sa mga dealer na ganito. Tampalasan yan. Abusado. Mapagsamantala. Meron, asset meron pa rin kasi. Pati DTI, nagkaka-problema sa inyo. Why? May mandatong DTI o di na may pressure sa amin sa One Rider Party List. Sino sa narin? Kayo. Bakit ang tagal-tagal pa rehistro? 1 month, 2 months, 3 months. Hindi ko kayo tatanungin kung totoo asset. Ang motivo daw ng ibang dealers, Mr. Edwin Go, brother, talagang dinidelay ang rehistro, thinking na baka hindi makabayad para pag kinuha, naspo-naspo lang, mukhang bago na naman. Hindi ko i-validate sa inyo, pero please, gawin nyo lang yung tama. At ako, kami, kakampi ninyo.
Kawawa yung riders eh. By the way, Asset, maraming salamat. At pasensya na po doon sa mga responsible dealers. Hindi kayo kasalig dyan sa nabalit ko. Asset, maraming salamat. Huwag nating kalimutang iboto sa Senado si Congressman Busita at ang One Rider Parties.